Roberto Los Santos, gusto ko lang sabihin sa iyo na inireklamo ko sa NBI si Maharlika, yung nagpapakalat niyan. At nung isang araw, ano araw diyan tayo nagpunta Pampanga? Wednesday? Nung Wednesday, nag-file na po ako ng kasong cyber libel laban dun sa kay Maharlika. E sasabihin niyo, nasa abroad naman si Maharlika. Kahit na. Pinailan po natin siya ng kaso at pinadalan po siya ng sampina, ng kinauukulan. At formally, ay nagharap po tayo sa kanya ng habla na cyber libel. Nober de Los Santos, gusto ko sabihin sa iyo na ang isa po sa basis ng pinail po nating libel ay yung ipinagkakalat nitong babaeng ito tungkol sa, ayan, 5-year mismo. At sinasabi niya na may kinalaman. Okay lang sana eh. Kaya lang, nung sinabi po niya yung aking anak na may karamdaman noon, medyo foul na po yun. Kaya inihabla po natin siya. Ang pag-uusapan po natin, syempre itong si Maharlika, gigil na ako dito, pero medyo napaka-toxic na babae kasi, kaya in the latest mga uploads at live streaming natin, naglaylo ako sa kanya. Walang kwenta na kasing pag-usapan dahil puro kasinungalingan na lang talaga ang lumalabas sa bunganga nitong si Maharlika or Claire Eden Contreras sa totoong buhay. Siya po ay naninirahan sa Estados Unidos, diyan po sa California, big time. I don't know kung totoo po yan, ano? Pero sa aking pagkakaalam, katulad ko po ito, baon sa pagkakautang. Ang pinagkaiba lang namin, ako kahit 3 milyon ang pagkakautang ko, nagbabayad ako. Itong si Claire Eden Contreras, ang sinasabi, hindi raw ito marunong magbayad ng utang. Ngayon, masaya ako sapagkat nahagip ko sa balita na officially sinampahan na po ito ng kaso nitong si Anthony Taberna. Hindi naman siguro ako ika-copyright strike or claim nitong si Anthony Taberna kung gagamitin ko ng maiksi ang kanyang video, ano, kasi kailangan po nating maging makatotohanan at ilalahad po natin yan sa pamamagitan ng mga pahayag nitong si Anthony Taberna. Ano ang napanood ko sa programa ni Anthony Taberna kanina lamang katatapos ng kanyang live streaming? Ito po yung official na paghahayag nitong si Anthony Taberna doon po sa kasong kanyang isinampa dito po kay Maharlika. Panoorin po natin, mga tol. Ano, yung mga tao na ganun po ang ugali at marami silang nahihikayat at pati yung mindset nila na gaya na nung tagasunod nila, kawawa naman sila. Kaya pati... Yun ang masaklap, ano? Totoo yung sinasabi ni Anthony Taberna. Mga mindset ng taong mga mapanirang ito, naghahawa, nadadamay, pati yung mga manonood nila, mukha ng mga baliw, mga tanga, mga BTS. Pasensya na kayo kung hindi kayo nanonood sa kanila, hindi naniniwala, hindi kayo mga BTS. Pero tama itong si Anthony Taberna, nahahawa na talaga dito sa mga taong ito ang pag-uugali ng kanilang mga manonood. O bilang ganti, sana no, bilang ganti na sa atin ito, ito naman kay Anthony Taberna, ito ay pagtatanggol sa karapatan ng kanyang anak dahil idinamay, di umano, nitong si Maharlika ang kanyang anak, kaya naman magre-resulta ito sa pagsasampa ng kaso ni nagresulta ito sa pagsasampa ng kaso nitong si Anthony Taberna. Patuloy po natin panoorin, mga tol. Una na natin. O doon po sa kabubukas lang po ng kanilang Facebook at saka YouTube, I'm officially informing you that I have already filed a case of cyber, a complaint of cyber libel against that person. Maharlika. Oh, si Maharlika ang sinampahan ng kaso nitong si Anthony Taberna. Salamat sa inyo, bossing Anthony Taberna, ano? Alam nyo, kahit papaano, nagkaiba man kami ng landas nito sa mga nakalibas na panahon kasi syempre naging anti not necessarily anti Rodriguez. Ipinakita niya lamang sa publiko nung panahon na 'yon, akala ko mali siya. Tama pala siya, na meron palang mga pagkukulang at pagkakamali itong si Attorney Vic Rodriguez. At napatunayan po natin ngayon yan. At kinokorek ko naman ang aking sarili at pinasasalamatan ko sa kanyang paninindigan itong si Anthony Taberna. Salamat sa inyo sapagkat ito ay opisyal ng magkakaroon ng katugunan doon sa mga hinihiling ng ating mga kapwa Pilipino na nagmamahal at sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na masampahan na inang kaso itong si Maharlika. Alam nyo, kasi itong si Maharlika, alam naman ng tao
na hindi ito sasampahan at pakikialaman ng Pers family, more so ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakasawa at nakakasira ng isipan ng mga kanyang supporter ang ginagawa nitong Maharlika, kaya dapat mapigil na po ito sa kanyang pagmamalabis sa kanyang kalayaan sa pagsasalita. Unfortunately, hindi nga dito sa bansa natin eh. Nandoon sa Estados Unidos, tapos doon nagkakalat ng lagim sa Estados Unidos, pero ang epekto ng kanyang paninira dito sa ating bansa. Pero bakit ba na-trigger si Anthony Tabernang sabihin ang bagay na ito? Kasi wala po ito sa topic niya actually. Bakit na-trigger? Dahil may mga baliw na manunood itong si Maharlika na inaakusahan patuloy si Anthony Taberna. Puntahan po natin yung pagkakataon na yan kung bakit na-trigger na sabihin itong si Anthony Taberna ang bagay na so far siguro hindi niya pa dapat sabihin sa publiko. Pero wala nang magagawa. At least masaya tayo. Alam na natin na may kaso itong si Maharlika. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung kaso na yan, ang cyber libel. Panoorin muna natin ang nag-trigger dito kay Anthony Taberna kung bakit niya na isang bulat sa harapan ng publiko ang pagsasampa niya ng kaso dito kay Maharlika. Itong Nover De Los Santos, 5 million leaking pera noon, di mo kikitain sa ABS-CBN yun. Tama ba, Tanying? Okay. Nover De Los Santos, gusto ko lang sabihin sa iyo na inireklamo ko sa NBI si Maharlika, yung nagpapakalat yan. At noong isang araw, ano araw dyan tayo nagpunta Pampanga? Wednesday? Noong Wednesday, nag-file na po ako ng kasong cyber libel laban dun sa kay Maharlika. E sasabihin nyo, nasa abroad naman si Maharlika. Kahit na. Pinailan po natin siya ng kaso at pinadalan po siya ng subpoena, ng kinauukulan. At formally, ay nagharap po tayo sa kanya ng habla na cyber libel. Nover De Los Santos, gusto ko sabihin sa iyo na ang isa po sa basis ng pinail po nating libel ay yung ipinagkakalat nitong babaeng ito tungkol sa, ayan, 5-year mismo. At sinasabi niya na may kinalaman. Okay lang sana eh. Kaya lang, nung sinabi po niya yung aking anak na may karamdaman noon, medyo foul na po yun. Kaya inihabla po natin siya. Gano'n naman tayo eh. Hindi naman... Foul talaga yun, ano? Alam nyo, sabihan nyo na ng hindi maganda lahat ng mga vlogger at komentarista, pero wag nyong idadamay ang pamilya nito. Itong si Maharlika, dinamay ang anak nitong si Anthony Taberna. At alam naman natin na ito'y lumaban. Survivor po ito ng cancer. Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ng bata, tapos mamalisyosuhin pa nitong walang hiyang si Maharlika. Sino ba naman ang hindi magagalit? Walang matinong magulang ang hindi ikagagalit ang ganong pagkakataon. E buti nga, dinadaan pa sila sa kaso eh, kasi nasa ibang bansa naman itong si Maharlika. Pero sa ibang mga pagkakataon, ewan ko kung saan pupulutin itong si Maharlika, lalong-lalo na kung nandito ito sa Pilipinas. Ngayon, ang issue dito ay ang paninirang puri na ginawa nitong si Maharlika. I-forward natin ng bahagya yung pagkakapris ko kay Anthony Taberna. Hindi maganda. Yan. Medyo para maganda yung photograph niya. Oh. Ano ba ang kasong cyber libel? Ang problema dito is legal issue, di ba? Meron bang jurisdiction ang bansa po natin kay Maharlika? Alam nyo, in-explain po ito ni Anthony Taberna. Ay, ni Anthony Taberna, ni Attorney Harry Roque sa kanyang programa. Ang kanyang point ay mukhang mahihirapan mag-acquire ng jurisdiction itong si Pilipinas kay Maharlika. Bakit? Dahil nga po ito ay nasa Estados Unidos. At syempre, kapag ka ikaw ay nasa Estados Unidos, unang-unang kasing dapat magkaroon ng basis para mag-acquire ng jurisdiction sa iyo ang ating particular prosecution sa pagdetermina nito ng probable cause na isinasagawa sa preliminary investigations ay yung pag-a-afford sa iyo ng due process, yung karapatan mong madinig ang iyong panig. Dito, kailangan maipadala yung notice kay Maharlika. Siyempre, wala siya dito sa Pilipinas. Paano nga naman maipaparating
kay Maharlika ang notice. Ito ba ay pwedeng sa pamamagitan lamang ng email, sa pamamagitan lamang ng courier, sa pamamagitan lamang ng teleconferencing? We do not know. Pero siyempre, maalam naman ang mga abogado nitong si Anthony Taberna. At tingin ko, hindi naman sila siguro magpo-proceed sa kaso na yan kung wala po silang nakikitang legal na kaparaanan para po maidemanda itong si Maharlika. On the contrary, siyempre, tayo naman ay papanig kay Anthony Taberna. Kaya ang nakikita ko pong kaparaanan dito, bagamat ako po ay hindi abogado, ay i-receive siyempre ng prosecution yung complaint nitong si Anthony Taberna. At kapag ka na-receive yan, gagawin ng prosecution ang lahat ng kaparaanan para mapadala yung notice dito kay Maharlika para doon sa reklamo nitong si Anthony Taberna. Ang tanong, legal kaya ang magiging kaparaanan na yon? Hindi natin malalaman yan sa kasalukuyan. Kumbaga, itong kaso na isinampa nitong si Anthony Taberna kay Maharlika will be a landmark case for cyber libel, considering na ang issue na tao o ang inireklamong tao is not a resident of the country. More so, hindi yata ito Filipino citizen, itong si Maharlika. Kaya ang magiging problema talaga dito is jurisdiction. Tandaan po natin, sa punto ng pagkakaso sa isang tao, bago makapasok ang batas, kailangan makapag-acquire ito ng jurisdiction over the person. Ang ibig sabihin nun, nasasakop ka dapat ng batas ng Pilipinas. Under po iyan ng criminal characteristics ng batas. Ano yung criminal law characteristics of generality principle? That the law should be applied to all Filipinos and all persons sojourning in the country. Meaning kahit foreigner ka, kung ikaw ay nandito sa bansa po natin, ikaw ay protektado ng batas, kaya obligated na ikaw ay sumunod sa ating batas. But unfortunately, dito po kay Maharlika, wala po siya sa Pilipinas. At hindi natin alam kung ano po ang kanyang citizenship. Ako di ko alam kung ano ang citizenship ni Maharlika. As far as I remember, there is a complaint filed by former Senator Kiko Pangilinan against this person. May issue din tungkol sa pamilya. Anak din ni Senator, dating Senador Kiko Pangilinan, ang winalanghiya nitong si Maharlika. Kalaban natin sa politika ang mga yan, pero dapat hindi tayo pupunta sa punto na pati pamilya ng tao sisirain natin para lamang tibagin natin yung kalaban natin sa politika. But hindi natin nalaman kung ano na ang nangyari doon sa isinampang kaso ni Pangilinan dito kay Maharlika. Ngayon, ito naman ang susubaybayan natin, ang isinampang kaso ni Anthony Taberna kay Maharlika. Ang mahalaga, meron pong complaint against Maharlika, at definitely yung complaint po na yan, tingin ko mag-iisip itong si Maharlika na pumalik pa rito sa Pilipinas. Ang maganda kasi dyan, yung kanyang pagkakamiss, kung siya man ay nakamimiss sa ating bansa, eh mananatiling miss na lamang, dahil iisipin niya ngayon, baka pag pumunta ako dito sa Pilipinas, baka bigla akong magkaproblema, di na ako makabalik ng Amerika. O yun, isa na yun sa ipagdiwang natin. Hindi na pupunta dito ang walang hiyang si Maharlika. Hopefully, ganun nga ang mangyari. Ngayon, sa punto naman ng penalty, o inuulit ko, hindi ko masasagot sa inyo mga tol kung magpo-prosper itong kaso ni Anthony Taberna. Kasi alam natin na si Maharlika nasa ibang bansa, tapos ang nagre-reklamo nandito sa Pilipinas, parang ang hirap. Yet, ang mahalaga, meron ng nakaumang na kaso kay Maharlika. Yon ay isang kaparaanan para mag-isip-isip itong si Maharlika kung patuloy pa rin itong magsasalita ng mga malisyosong pananalita dito sa publiko, especially using the platform of YouTube and Facebook. And I suggest sana gawin din ng kanyang mga abogado nitong si Anthony Taberna na ang channel nitong si Maharlika na YouTube at Facebook ay i-request sa Facebook at YouTube na ma-terminate on grounds of maligning persons or several persons, pati po yung kanyang anak. Hindi ko alam kung merong legal na basihan yan,
Pero siguro naman kung mag-aakyat po ito sa korte at uutusan ng korte ang Facebook at YouTube na i-terminate ang channel nitong si Maharlika because nakabiolate siya ng batas dito sa ating bansa, e baka naman pagbigyan ng Facebook at YouTube. Otherwise, para nilang binastos ang batas po ng Pilipinas kung hindi po nila susundin yon. Kaya yan yung mga iniisip natin dito. Sana mag-prosper, sana ipursu ng mga abogado nitong si Anthony Taberna ang kaso to include the termination of her YouTube channel and Facebook. Nang sa ganon, yung kabuhayan ng walang hiyang itong si Maharlika, mapeste. Bakit? Ito ang kanyang bread and butter. Maniwala kayong mayaman yan si Maharlika. Hindi yan totoong mayaman. Kung totoong mayaman yan, dapat yung kanyang pagkakautang sa credit card na hanggang ngayon hindi niya sinesettle, binayaran niya na. Siguro may kaya sa buhay dahil nasa Estados Unidos. Pero marami akong kakilala sa Estados Unidos sa ngayon na sinasabi nila kung ikaw ay hindi kakayod sa isang araw, hindi ka mabubuhay sa Estados Unidos. Kailangan mong kumayod, magtrabaho para kumita at mabuhay. Si Maharlika kumakayod pero sa Facebook at sa YouTube katulad ko. Ang pinagkaiba lang namin, si Maharlika mapanirang tao. Tayo nagre-react lang tayo dito, wala tayong sinisira ang kahit sinong tao. Nagre-react, nagtatanggol tayo dito. Kaya yung paninirang puri na yan ni Maharlika, sana matapos na sa pamamagitan ng inisyatibong sinagawa ni Anthony Taberna. Kaya salamat dito kay Anthony Taberna na finally merong isang tao na merong influence. Huwag na nating i-deny, merong influence itong si Anthony Taberna. May boses ito. Ano? May boses ito sa publiko. Ito ay respetadong commentator, anchor ng mainstream media ngayon, katulad natin, vlogger. At tingin ko mag-iisip ng dalawa o tatlo higit pa ang mga hawak ng kaso na ito, naseseryosohin nila yan. Otherwise, baka mabenga sila ni Anthony Taberna sa kanilang programa pagka hindi po nila ginawa ng tama ang kanilang trabaho bilang prosecutor. Pagka umabot sa korte, bilang opisyales ng korte, particular ang judge. Ngayon, ano ba ang penalty nitong cyber libel? Dahil hindi ako abogado, baka sabihin na naman ng basher natin, medyo marami nanonood ngayon, papakita ko na lang sa inyo ang basis natin. Pero, syempre, nasa isip natin yan. Pero, dahil nga hindi ako abogado, sabihin na naman din, nag-aabogaduhan ako dito, basahin natin. Nang sa ganon, hindi nila ako pwedeng questionin. Eh, binabasa ko lang naman. Buod sana kung nakapikit ako tapos binasa ko, pwede ba yon? O ngayon, sabi dito, when is a person liable for the crime of cyber libel? Kailan daw po magiging liable ng cyber libel ang isang tao? O syempre, mahaba ito kaya hindi ko nababasahin. Ipaliliwanag ko na lang, ipinakita ko na lamang sa inyo ang basihan. Kasi pag binasa ko to, iwanan nyo ako dito. O ngayon, ano ba ang libel? Define muna natin ang libel. Ito po ay stated sa Republic Act 3, sa Act 3, 3815 or otherwise known as Revised Penal Code. Napakatandang batas na po yan. Yan po ay naaprubahan noong December 8, 1930 at nag-took effect po ito noong January 1, 1932. Sa Article 353 po nito, nakalagay ang definitions po ng libel. O sa madaling salita, ang sino mang tao sa pamamagitan ng publications na nanirang puri sa ibang tao at nagresulta ito sa danyos ng nabanggit na tao ay maaaring humarap sa kasong libelo. Dati, ang kaparaanan ng publications ay through third person. Ibig sabihin, kapag ka nadinig ng iba sa pamamagitan ng pagsasahim papawid sa radyo, sa telebisyon, o kaya naman sa newspaper, yung tatlong traditional media natin, o kaya sa pagiging marites mo, nagkakalat ka ng mga mapanirang puri doon sa tao, yun po ang tinatawag na libel or traditional libel. Pero with the advent of technology, katulad po ng ginagawa po natin ngayon, meron ng social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, at iba pa. Ngayon, pinablish mo yung mapanirang pananalita mo katulad ng ginawa nitong si Maharlika dito kay Anthony Taberna.
muli nating pakinggan ang pahayag ni Anthony Taberna kasi mahirap namang manggaling sa akin kung ako ang magkukwento bakit ba nauwi sa pagkakaso niya itong si itong kay Maharlucca yung pagkakaso na yan ng cyber libel. Panoorin natin muli si Anthony Taberna. Paghahabla ng walang batayan. So, ikaw no, Ver de los Santos, kung sino ka man, kung totoong tao ka man, eh, gusto mo ba sumama? Pwede rin. Pwedeng-pwede yan. Totoo yan. Alam nyo ba, totoo ang sinasabi nitong si Anthony Taberna. Hindi porket gamit nyo ang YouTube, hindi porket gamit ninyo ang Facebook, malaya na kayo sa pagpapahiyag nyo ng mga salitaya dyan sa comment sections. Kaya nga yung mga manonood natin, sinasabihan natin, o mag-ingat ka, delete mo yan. Kasi libelous yan. Pag na-screenshot yan, akala nyo naman, ligtas na kayo. Tandaan natin, lahat ng kilos natin, it always leave a trace. Yung paggamit nyo ng Facebook at YouTube, kahit hindi nyo tunay na pangalan yan, madedetect at madedetect kayo. Meron kayong ginagamit na internet. At ang internet is always parang merong fingerprint. Nakikita kung saan ang gagaling, alam kung ano ang inyong lokasyon kinalaunan. Pati yung mga bogus account dyan, akala nyo hindi kayo madedetermine. Once na seryosohin kayong mga magkakaso sa inyo, may mga kaparaanan ng ating cyber crime professionals or law enforcer para tukuyin kung sino ang behind dyan sa mga account na yan. Tuloy natin ang sinasabi nitong si Anthony Taberna. Naman, wala din naman tayong problema doon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na i-final ko na po ang demanda noong pong Miyerkules. Nanumpa na po ako, ganun. Sinumpahan ko na po ang aking complaint laban po doon sa babaeng iyon. Okay? Ganun lang 'yon. Eh kaya lang kung meron po kayong alam ba tulad mo, Ginoo o Ginang ka ba? De Los Santos. Ano? Kung meron pa anyway, ito kasi tinitrigger nila si Anthony Taberna. O alam na natin ang dahilan na ito ay may kaugnayan sa malisyosong pahayag nitong si Maharlucca na mistula daw pong parang nangikil ito, nanghingi ng pera itong si Anthony Taberna para po sa kanyang anak. Which is hindi po totoo. Mayaman itong si Anthony Taberna. Ano, kung ang pag-uusapan lamang 5 milyon, 10 milyon, kaya niyang kitain yun. Kontrata lang yun sa bahagi lang ng kontrata niya yun. Sa mga programa na kanyang dinideliver sa publiko at mga brand na kanyang kung saan siya ang nagiging ambassador nito para makilala ng publiko. Maliit na bagay ang 5 milyon, 10 milyon. Kaya sana mag-isip-isip kayo bago niyo pagsabihan ang tao na namemera o kung anuman ang inyong mga sinasabi. Hindi po yun tama. Going back sa cyber libel. Nagkaroon ngayon ng malisyosong pagpapahayag katulad ng ginawa nitong si Maharlucca sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at ng kanyang Facebook. At ito ay nag-create ng danyos dito kay... Kasi ang essence ng libel is nasira ang reputasyon mo. Sinisira mo ang reputasyon ng tao. At nagkaroon ito ng danyos perwisyo. Hindi kinakailangan na material na bagay ang danyos perwisyo. Psychological damages pwede pong palabasin. Lalong-lalo na ang involved ay isang minor de edad. Ang anak ni Anthony Taberna ay minor de edad. Ano na lamang ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan, ng mga nakakakilala sa kanyang bilang isang anak ni Anthony Taberna kung kakalat sa publiko na ang kanyang ama ay pinagbibintangan ng ganito na hindi maganda. Merong kagad danyos perwisyo doon. At aabangan natin yan kung ano ang mangyayari. Ano ba ang kaparusahan na nag-aantay dito kay Maharlucca kung sakali na mag-prosper ito at mauwi sa korte at magkaroon ng promulgations in the event na mapatunayan na may kasalanan itong si Maharlucca. Sabi sa batas na Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, ito po ay nagbibigay ng 1 degree higher penalty
sa taong nakagawa po ng traditional libel, considering na ikaw ay cyber libel, 1 degree higher, kung ang penalty po ng traditional libel ay prison correctional to max to in its maximum period to prison mayor in its minimum period. Therefore, para na lang hindi kayo malito, yung mismong number of years na lamang ang babanggitin ko. Ayon po dito sa binabasa natin, 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years. Yan po ang maaaring maging kaparusahan ng isang gumawa po ng cyber libel. Ang minimum period involvement is imprisonment of 6 years and 1 day to 8 years. Kaya, hopefully, magkaroon ng jurisdiction ng ating bansa. Yun kasi ang pinaka-question dito sa akin. Paano masasampahan ng kaso si Maharlika considering na ito po ay nasa ibang bansa? Tandaan po ninyo, ha, ang sinampa ni Anthony Taberna ay reklamo pa lamang sa prosecutor's office. It doesn't mean na yan po ay kaso na. Although ang tinitle ko dito po sa ating thumbnail o sa ating live streaming ay Anthony Taberna, sinampahan na ng kasong cyber libel si Maharlika, technically hindi po yan correct. Kasi layman's term po yan eh. Na kapag ka nire-reklamo ka, may kaso ka na. Pero ang technical talaga niyan, ang legal is nagreklamo na itong si Anthony Taberna. Anthony Taberna, nagsampa na ng reklamo kay Maharlika. Mas maganda kasing pakinggan eh. Nagsampa na ng kaso si Maharlika. Tingnan nyo, daming nanonood sa atin ngayon. Kasi gustong-gusto nating magkaroon na ng kaso itong si Maharlika. Pero inuulit ko at in fairness sa ating criminal justice process, reklamo pa lamang po ang sinasampa nitong si Anthony Taberna. And yan po ang ating titingnan kung meron po itong magiging kaukulang probable cause. Tandaan natin, parang Gerald Bantag ang datingan nito. Ano? Nireklamo ng paglabag sa batas, kaya bibigyan ng pagkakataon si Maharlika na sagutin ito kung merong jurisdiction sa kanya ang ating batas. Kasi kung walang jurisdiction, tatawanan lang ito ni Maharlika. Yan ang katotohanan dyan. Woo! Magla-live yun, maya-maya siguro, tatawanan lang yan. Sige lang, gawin nyo lang. Ang ginagawa nyo sa akin, wala naman kayong mapapala sa akin. Tingnan nyo, mga ganyan ang magiging datingan nitong si Maharlika. Pero, hopefully, magkaroon ng jurisdiction. Kaya kung sino ang nakakakilala dito kay Maharlika, sana i-comment nyo, siya ba ay Filipino citizen? Alam nyo ba kung nakaboto o hindi nakaboto itong si Maharlika? Kasi umuwi pa rito sa Pilipinas yan eh. Ano, tandaan natin kung US citizen ka, makakauwi ka dito sa Pilipinas dahil walang visa ang mga Amerikano dito sa atin. Ano, wag lang silang mag-overstaying. Wala silang visa, makakapasok sila. Kung Amerikano itong si Maharlika, tapos na ang laban. Wala po siyang magiging kaso kasi walang jurisdiction ang ating bansa sa kanya. Hopefully, siya po ay dual citizen. Filipino at the same time, US citizen. Para nang sa ganoon, kung sakaling magkaroon ng jurisdiction, mauubliga ang Estados Unidos in the event na maisampa ang kaso dito kay Maharlika sa korte na hulihin si Maharlika dyan sa Estados Unidos at i-deliver dito sa ating bansa dahil meron po tayong extradition treaty sa ating bansa at saka sa pagitan ng bansa po natin at saka ng Estados Unidos. Kaya kayo siguro ang makakaalam dyan kung dual citizen siya, thankful tayo. Yan, may nagsasabi, dual citizen siya. Eh, ang tanong, makakakuha kaya ng jurisdiction ng prosecutor's office? Kasi kung hindi marireceive ni Maharlika ang patawag ng prosecutor office, wala pong magiging jurisdiction sa prosecutor. Bakit? Mababiolate po kasi yung kanyang karapatan to due process. The right to be notified doon sa complaint laban sa kanya. O, yan ay legal question o circumstances na aabangan po natin. I believe magagaling ang abogado nitong si Anthony Taberna. I have been in the company of Iglesia ni Cristo.
hindi maikakaila na iglesia ni Kristo itong si Anthony Taberna. And marami akong kaibigan na member po ng iglesia ni Kristo, mga magagaling na abogado, at tingin ko hindi nila papabayaan ang kapatiran nila na si Anthony Taberna. Kaya gamitin nila lahat ng legal na kaparaanan nang sa ganon itong si Maharlika matigil na sa kanyang mga ginagawang hindi maganda. Ulitin natin ang sinambit ni Anthony Taberna kung bakit nga isa sa kadahilanan isinampa ang kaso, ang reklamo na ito sa prosecutor's office laban dito kay Maharlika. Ano, yung mga tao na ganun po ang ugali at marami silang nahihikayat at pati yung mindset nila na gaya na nung tagasunod nila, kawawa naman sila. Kaya patulan na natin. Yan, di ba? Naaawa na rin. At ako, hindi lang ako naaawa. Busit na ako kay Maharlika, sa totoo lang. Nagsawa na nga akong i-content siya rito eh. O tingnan nyo, ang daming nanonood sa akin, kaya kung hanap buhay ang pag-uusapan, Maharlika lang na Maharlika itatapik ko, panonoorin ako ng panonoorin ng tao dito at pagkakakitaan ko siya, pero nakakasawa. Why, mga tol? Napaka-toxic. Wala tayong natututunan. Buti na lamang itong pagsasampa ng reklamo nitong si Anthony Taberna, kahit paano na i-relate pa rin natin sa pag-aaral. Pero pagka nagsalita ng kawalang hiyaan to si Maharlika, eh alam nyo naman, highly emotional ako. Kapag ang emotion ko gumana, nakakalimot ako. Kung puro katangahan na lamang, kabubuhan ang sasabihin ko kay Maharlika, wala na ako na i-deliver na kaalaman sa ating mga manonood. Kaya finally, salamat kay Anthony Taberna at tinutuldukan niya ngayon ang kagagahan nitong si Maharlika. At sana magtagumpay ka, Anthony Taberna, sa iyong isinampang reklamo sa prosecutor's office. We are hoping na yan po ay kakitaan ng probable cause ng prosecutor at maisampa ang information sa korte, nang sa ganon ang korte alamin kung may probable cause naman at mag-issue ng warrant of arrest dito kay Maharlika if Filipino citizen itong si Maharlika. O maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magsha-shoutout, ang dami nyo eh, 963. Salamat po sa mga manonood po natin at salamat din po kay Anthony Taberna. Sana magtagumpay kayo, Anthony Taberna, diyan po sa inyong reklamong isinampa laban dito kay Maharlika. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.